بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ang mensaheng po ito ay para sa mga sister na kung saan sila po ay inabutan ng other excuse at yun pa yung kanilang buwan ng dalaw sa nalalabing 10 araw kaya sa Ashrul Awakhir na kung saan dito ay dapat nagpupursige yung mananampalataya sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa kanyang pag-aabang sa Laylatul Qadr na kung saan ang pagsamba doon na gagawin ng isang mananampalataya ay higit na mas mainam kaysa sa pagsamba ng kanyang gagawin sa loob ng 83 years and 4 months na wala po doon yung Laylatul Qadr, mga kapatid. Mga kapatid, sa mga sister na dinatnan ng buwan ng dalaw, hindi naman po lahat ng pagsamba ay nawala sa inyo kaya naitigil niyo. Magkos ang pag-aayuno lamang at ang pagsasala yung maititigil ninyo pansamantala habang nasa inyo pa ang buwan ng dalaw. Kaya mga sister, sa mga mabiyayang nalalabing oras na ito, mga kapatid, sa Ramadan, huwag po natin yung palagpasin maliban na lamang na tayo ay nakagawa ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marami pa po ang pagsamba na pwede ninyong magawa. Gaya ng pagsiserve ninyo na kayo ay nag-ikhlas, kayo ay taos-puso na nagsiserve ng pagkain ninyo, naghahanda ng pagkain para pang-sahur at pang-iftar, kayo po ay ginagantimpalaan po kayo doon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakalaki po ang gantimpala na pwede niyong matamo doon hanggat sa kayo po ay taos-puso sa inyong gawain sa pag-asikaso sa mga gawaing bahay, sa pag-asikaso sa inyong mga asawa. Napakalaki po ang gantimpala na matatamo niyo doon, mga kapatid. At pwede rin po kayo magtasbih, Subhanallah, magparami kayo ng Subhanallah, pagtasbih ng Subhanallah, pagzikr ng La ilaha illallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwata illa billah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dalawang kalima, dalawang katagang salita na ito ay napaka gaan sa dila para ito'y sabihin, subalit mabigat sa timbangan ng mga gawain, ng mga mabubuting gawain, at kanais-nais kaibig-ibig kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito daw ang Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Yung La ilaha illallah, pwede po kayo mag-zikr, mga kapatid. Mga pagsamba na kung saan ay pwedeng gawin ng isang mananampalatayang babae na dinatnan ng buwan ng dalaw. Pwede po na magbasa kayo ng Quran sa cellphone. Pwede rin po kayo na magbasa ng Quran sa inyong mga saulo, na isaulo ninyong mga ayat mula sa Quran, bagamat nagkakaiba po rito yung pananaw ng mga scholar, pero para po sa akin, mga kapatid, dahil sayang po yung mga oras na ito na hindi po tayo makapagbasa ng Quran dahil mabiyaya po ang mga oras na ito. Kasama po ito sa mga oras, lalong-lalong na po sa mga gabi. Mga gabi po yan na kung saan nagpupursige dapat yung isang mananampalatay sa pagbabasa ng Quran. Dahil sa mga gabi na ito, sa last 10 nights na ito, dito po ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung badal na Quran at yun yung Laylatul Qadr, mga kapatid. Kaya para hindi po siya masiro o kaya hindi po siya mawala sa ajar ng pagbabasa ng Quran, magbasa po siya ng Quran, pero wag po siyang humawak sa banal na Quran. Wag po siyang humawak sa libro ng Quran, Mushaf, bagkus magbasa siya, kung siya po ay hafidha, magbasa siya mula sa kaning saulo.
Kung hindi naman po siya hafiza, pwede po siyang magbasa sa cellphone dahil hindi naman po mushaf yung cellphone, mga kapatid. Pwede itong hawakan ng taong nasa kanya yung buwan ng dalaw at yung taong junub dahil hindi naman po ito mushaf, mga kapatid. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, mga sister na minamahal, wag po kayong mawalan ng lakas. Wag po kayong mawalan ng pag-asa. Napakarami pa rin po ang pwede niyong pagkunan ng ajer o kaya gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede po kayong magsadaka kahit 50 pesos man lang, sa 100 pesos man lang, mga kapatid. Magsadaka po kayo gabi-gabi para insha'Allah ta'ala ay mapuntuhan ninyo yung Laylatul Qadr na kung saan kayo ay nagsasadaka doon. Kahit na napakaliit na halaga, mga kapatid, magsadaka po tayo. Magsalawat din po kayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kahit po hindi po kayo makapagsala, napakarami pong pagsamba na pwede ninyong gawin, mga kapatid. Mag-zikr kayo, magparami po kayo ng pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-ikhlas po kayo sa pag-serve sa inyong mga asawa na nag-aayuno at sa inyong mga asawa na nag-aayuno, mga kapatid. Katotohanan, napakalaki yung ajar na pwede ninyong matamo dito, mga kapatid. Pwede yung pag-aayuno, ajar ng pag-aayuno ng iyong asawa ay makuha mo dahil kayo po ay nag-iikhlas, taos puso sa inyong pagsaserve sa kanila ng pagkain na pang-iftar at pang-sahur, mga kapatid. Nawa po ay makuha po natin yung kantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam wa tasliman kathira. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.